alam niyo yung pinakaunang indication na hindi na ako welcome noong Friday afternoon. Galing ako sa Pasay, pauwi ako dito sa opisina. Nag-attend ako ng isang forum sa palupa at pabahay sa Pasay. Pabalik ako, tumawag si Yusef Boyanti, yung aking chief of staff. Sabi niya nakatanggap daw siyang isang tawag mula sa opisina ni Cabinet Secretary June Vasco. Ang sinasabi daw ay pinapasabi daw ni CABSEC na hindi na daw ako pwede mag-attend ng cabinet meeting sa Lunes. So ang tanong ko sa kanya, aside from sa tawag, ano ba yung ibang natanggap natin? Ang sabi niya, wala na po, yun lang yung tawag. Sabi ko, yung invitation ba to the cabinet? Nakatanggap ba tayo, cabinet meeting, nakatanggap ba tayo ng written invitation? Sabi niya, opo, twice na tayo nakatanggap. Kasi kanina lang na umaga, may natanggap pa tayong revised na agenda. So sabi ko sa kanya, sabihin mo na kung hindi ako ipapa-attend ng cabinet meeting sa Monday, baka pwede namang isulat nila. Kasi sulat, formal na sulat yung natanggap natin sa na mag-attend. Tapos itatawag lang nila yung bawal na palaki mag-attend. And then, dumiretso ako dito sa opisina, medyo gabi na yun. Sabi ni Yusef D, kausap niya daw ulit. Sabi daw, yung pagsulat daw sa akin is out of the question yata. Out of the question yung pagsulat sa akin. So ang sabi ko sa kanya, sabihin mo na pag wala tayong natanggap na sulat, mag-a-attend pa din ako. Kasi one item in the agenda was a discussion of the Yolanda update. Ano yun eh, nasa resettlement cluster ako. In fact, the whole of Thursday afternoon, I was in Malacanang. Because I attended the Yolanda Rehabilitation Cabinet Cluster Meeting. Ako nga yung pinakamahabang presentation dun. Maayos lahat. Tapos all of a sudden, parang less than a day after, meron ng ganito. Ang kausap, parang may palitan ng pag-uusap. Sina Yusef Boyet, saka yung office ni CABSEC. Ang sabi daw, hindi daw talaga ako pwedeng mag-attend. So ako, initially I was insisting that I will attend. Kasi sabi ko, baka sabihin na remiss ako sa aking duties. Sabi niya, nakikiusap po ma'am na huwag ka na talagang pumunta so as not to aggravate the situation. So sabi ko, what situation? Hindi naman po sinabi. So ako naman, sabi ko, pasiguro lang tayo, pero yung lahat na report ko sa Yolanda, yung dapat sanang dala ko on Monday, isubmit natin first thing on Monday. So natapos na, marami kami trabaho dito, pumasok ako noong Saturday. Saturday morning, meron akong event sa Alabang. After the event in Alabang, pumasok ako dito kasi nagpirma nga ako ng napakaraming mga Certificate of Lot Award for San Fernando, Pampanga. Meron ako 660 pinirmahan. Right after ako magpirma, I received a text message from CABSEC June Vasco. I think every one of you saw the message already. Medyo stronger na yung words doon. Ang sabi, to desist from attending cabinet meeting starting Monday. So ako naman, medyo iba na yun, but I was still discussing with my staff, pupunta ba ako? Hindi. Ako yung initial reaction ko, kung text message lang, pupunta pa din ako. The following day, I texted Bongo, Sat Bongo, I texted him. Ang sabi ko lang sa kanya, I just need confirmation from the President. Kasi wala akong direct line kay Presidente. When I need to speak to him, I always go through Bongo. Tinetext ko siya. I sent him, I think, 3 or 4 text messages asking for a confirmation from the President. Dati naman sinasagot ako. Pero nung the whole of Sunday, hindi ako sinagot. So I texted CABSEC June Vasco. Yung first text ko pa nga, sabi ko, kung naghihintay ako ng confirmation from the President through Bongo, pero hindi pa ako sinasagot. Hindi din ako sinasagot until nag-discuss kami what we should do. So sinabi ko naman, ako ang instruction from Monday until hindi natin alam, hindi na ako pwede mag-attend ng cabinet meetings, parang pina-fire na ako. Parang, kasi how will I be able to function na hindi ako mag-a-attend ng cabinet meetings. Na yung housing, alam nyo naman, is not a department. Yung HUDC is just a coordinating council of many agencies.
anim yung shelter agency sa department namin. Dun sa anim, yung lahat ng recommendations namin, ano na ngayon, 5 months after, wala pa din na-appoint. Ang may head lang dun sa anim, NHA, kasi yung NHA head was appointed before me. Yung NHA head ngayon was the former planning officer yata of Davao. He was appointed before me, so siya pa lang yung nandun. But all the other shelter agencies, wala pa siyang head. Ito, ilang cabinet meetings ko yata to pinalo up. Papalit-palit din kami following up the appointments. Kasi parang paano makaka-function yung shelter agencies kung wala siyang mga heads. Yung nandun, pina-resign, so holdover capacity. Pero kahit na wala yung mga heads, nagpa-board meeting na ako sa lahat. Para lang umusad na yung trabaho. Pero I think parang the handwriting on the wall was already very clear. So, yesterday afternoon, nung hindi ako nakakatanggap ng confirmation from SAP Bongo and from CABSEC Evasco, I decided to issue the statement and submit my letter of resignation this morning.